ng maraming healing galing oil. Itatapal nyo po doon sa affected area bago lagyan ng diaper o bago suutan ng underwear ang baby. Habang nakatapal po yung healing galing oil sa affected area, ay matutuyo ng matutuyo yung sugat. Tapos huwag nyo pong sasabunan ng anything na makakapag-dry dun sa affected area. Kailangan moisturizing. So, mas maganda yung hindi natin regular na ginagamit sa pagpa-wishy-washy, no? Pwedeng shampoo, pwedeng bath soap or hand soap na moisturizing liquid. Karamihan pa naman sa mga Pinoy, Doc, ayaw nila ng ganun sabon bilang ang klima sa atin ay mainit. Yung parang manlalagkit yung pakiramdam. Hindi nababanlawan namang mabuti yun. Nga, pero kasi minsan, di ba pag binabanlawan, parang nandun pa din. Ganun? Ayaw, kasi nga po yun ang moisturizing effect. At pag may sugat, mas magandang yun ang sabon. Tapos healing galing oil po, tapal ng tapal. Tapos i-hydrate nyo po si baby. Kung hindi pa kumakain si baby, gatas-gatas lang. Laging ano, alimbawa, tuwing matatapos uminom ng gatas o kahit hindi umiinom ng gatas, may maligamgam na tubig na ipapainom para ma-hydrate, lalo na po kung hindi pa nakakakain ng mga makatas na prutas ang baby. Sana po ay makatulong ang aking payo, Mami Maika, no? Sa susunod na may makita po kayong discoloration sa balat, kahit kumakapal po yun, hindi po yun masakit. Dapat kaya hindi lang, masakit. Kapag masakit yun, iba na yun. Kasi kung masakit yun, Auntie Mano, pagkapanganak niya sa baby niya, iyak na ng iyak yun, di ba? Lalo na pag nasasanggi. Ngayon, ang nangyari kasi ay napa-albularyo at baka merong ginamit sa paggagamot. Kaya nga, maselang bahagi ng katawan, di ba? So, hindi siya katulad ng ordinaryong skin natin sa labas, no? Okay, sana po ay makakatulong ang aming payo sa inyo, Mami Maika. Sa mga nanay na may ganyang karanasan, sana po ay napakinggan nyo ang payo namin ni Chef Jeremy. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 3, Season 12. Kasi baka pag pumutok po ang appendicitis, mag-create po yan ng lason sa dugo at maaaring ikamatay ng pasyente. Pero bakit daw hindi pumutok? Appendicitis na hindi kinailangan ng operasyon? Aba, pwede pa pala yun? Susunod na sa Healing Galing sa TV, Year 3. Dito naman po tayo sa ating Ang Galing segment at kasama ko na ang gumaling, ang ating dalagang si Lizelle. Si Lizelle Paz, 20 years old at kasama po ang kanyang ate Beng. Happy healing morning sa inyong dalawa. Happy healing morning din po. Oh, ngayon, wala nang masakit. Wala na po. Kung i-describe mo sa amin yung pagkakaroon mo ng appendicitis, Lizelle, gaano kasakit ang pakiramdam? Para bang hawig ba sa kinakabagan? O revolusyon ng tiyan na parang nag-ELBM? O kakaiba? Ha? Kakaiba po. Kakaiba? Opo, sobrang sakit po siya. Halos hindi na po ako makatulog sa gabi. Hindi makatulog, hindi rin makalakad, no? Opo. Kasi nakakuba kang ganyan. Pero hindi mo pa alam initially. Opo. Diba? So, anong akala mo sa unang pagsumpong ng pananakit ng tiyan due to appendicitis na hindi mo pa alam? Yun lang po. Akala ko lang po, masakit lang po yung tiyan. Uminom lang po. Ayun po. Uminom lang. Nung uminom ka noon, nasolusyonan ba? Hindi po. Para saan ba yun? Sa kabag? Yung ininom mo? Sa sakit ng tiyan. Sa sakit ng tiyan. Whether nagdadiarrhea o hindi, pwedeng inumin yon. Pero hindi nawala. Hindi ang sakit po ng tiyan mo. Okay. Kaya po nataranta na po kami. Nagsabi ka na kay Ate Beng, agad. Itong ate naman, nataranta ba o okay lang? Pinahipo lang po sa akin yun. Hinipo ko po. Iba yung ano niya. Yung tiyan. Tiyan, parang matigas na masakit po. Ayaw niya halos. Dito sa kanan. Ipaganyan sa akin. Oo, dito sa kanan. Pinaganon sa'yo? Kaya ang ginawa ko, matigas. Dinala ko agad po sa doktor para maalaman namin kung ano yun. Ayun. Nung madala po sa doktor, sabi nga po, ano nga, appendix daw po. Oo, yung appendicitis na. Kapag tayo po ay hahagilapin natin ang ating appendix, makakatulong po na mapalapit kayo dun sa hinahanap nyong appendix na yan kung ang hinlalaki ay ididikit nyo po sa pusod.
no? Pag nakadikit sa puso, ang hinlalaki, tapos magkakadikit yung mga daliri, no? Doon po sa kabilang bahagi, nandun po yung appendix. Ang condition po ng appendicitis ni Lizelle, nagsusuka na po siya eh, no? Hindi lang yung ordinaryong masakit doon sa bahagi ng appendix, no? Tapos may lagnat na. Oh, pag may lagnat, may infection. At saka bukod sa pagsusuka, madalas na ba yon? Opo. Baluktot na pati po siya, kaya ano itsura niya? Pag naglalakad po siya, naka-ano na talaga. Nakabaluktot na. Dinala ko uli po siya sa doktor. Okay, sa pangalawa. Oo, dahil gusto ko ma... Di ba kayo naniwala dun sa una na sinabi appendicitis yun? Naniwala na, Dok. Kaya okay. Lang gusto ko pa ma-ano second ko talaga. Second opinion. Tapos okay. Ginawa ko. Dun sa pinagdalhan kong doktor, katapat po yung hilig-galing. Paglabas po namin ng hilig-galing outlet po. Ng hilig-galing sa... Alaminos po. Sa Alaminos. Katapatan-katapatan okay. Po ang doktor eh. Magkatapat sila ng outlet ni Ate Cynthia Cortez. Oh. Alright. Pero doon ka nagpunta muna sa doktor? Oo, sa doktor po na po para madala ko yung resulta. Tsaka yung lahat ng resulta po niya. Mm-mm. Para madala ko po kay Tita Cynthia. Dahil ang purpose mo talaga, punta ka kay Ate Cynthia, ang ating naturopathic practitioner doon. Sabi ko... Hindi po kakaloob ng Lord na ma-opera siya dahil mawawala yung puhunan ko, maubos pa yung puhunan ko. Sa... Kasi po... operation din ang sinabi nitong pangalawang doktor na nasa tapat lang ng outlet ng hiling-giling sa Alaminos. Ito pong si Beng, masipag, pero nung nalaman na magkano ang gagastusin daw sa operation sa appendicitis? Abutin daw po, sa private po, 120. 120,000. Ang sabi po ni Beng, doktora, mauubos po ang pangkabuhayan showcase ko pagka inubos namin yon. So, ramdam ko po na kaya siyang pagalingin ng hiling-galing. Gawa po yung anak ko, nagkabukol. Hiling-galing din po anak ano sa kanya. Nakapagpagaling. Dahil po yung... Saan nagkabukol ang anak mo dati? Dito po. Dahil yung anak ko sa po, doon din siya galing sa doktor na yun. San linggo po siya na yun ng gamot. Walang... Wala lang. Oh. Na, sabi ko, hiling-galing din ang makakapagpagaling po tawid sa kanya. Tawid ka na naman doon sa hiling-galing. Tumawid po ako sa kanya sa highway. Doon lang po sa karsada. Pagtawid ko po, dala ko na yung result kay Tita Cynthia. Ito na ang kwento natin kung paano naoperahan sa natural na paraan ng paggagamutan. The hiling-galing way itong si Lizelle. Kasi nga po, ayaw magpa-opera. No? Dahil sa pananalig ng Ate Beng niya, nagagaling sa hiling-galing. Ang ininom po ni Lizelle ay before meals, 3 times a day, yung herbal rhizome pills. Okay. Ilang pills ang pinainom sa'yo ni Ate Cynthia? Tigte-ten. 10 pills before meals, 3 times a day. Tapos after meals naman po ay tigsa-10 calcutab din, no? 10 tablets after breakfast, lunch, and dinner. Okay. Kasabay nung para sa infection, yung serpentina, yung mapait. Opo. Okay. Tig-6, no? Alright. Tapos sinabayan mo talaga ng hydration. Opo. Ako kasi, pagka nagsuka na ang pasyente tapos nilalagnat na, ang i-advise ko dyan, Ate Beng, dali na sa ospital. Kasi baka pumutok. Kasi baka pag pumutok po ang appendicitis, mag-create po yan ng lason sa dugo at maaaring ikamatay ng pasyente. Pero bakit daw hindi pumutok? Nabalot na po siya ng taba, yung appendix niya. Swerte! Anong taba ba ang kinakain mo at nabalot ang appendix mo ng taba? Nakakapagligtas po pala ang taba. Ang dami natin pinagbabawalan ng taba. Ano po? Dahil maaaring magbara ang ugat ng puso, maaaring mag-create ng fatty liver condition. Pero kay Beng, nakatulong po ang pagkakaroon ng taba na bumalot dun sa kanyang appendix. Anong klaseng taba yun? Naalala mo na kung saan ka mahilig, Lizelle? Madalas po kasi ang ulam sa amin ay minsan po manok. Kadalasan po yun. Manok, tapos kinakain nyo ang balat. Ginagataan po. Opo. Ayan. Manok na kinain ang balat, edi taba yun. Tapos baboy, nakinain ang taba din. Ay kasi nakasangkap dun sa niluto, di ba? So may taba din ng baboy, may taba din ng balat ng manok, at sobra gata. Yun, yung taba ng gata. Pero pag sumobra, pati po sa appendix ay maaring sumiksik ang mga tabang ito, no? Pero kakaiba ang nangyari po kay Lizelle dahil
na-save siya nung taba na yon. Eh, huwag niyo pong gagayahin si Lizelle at baka sa iba naman bumara yung taba natin. Fortunately, no, sa kagandahang palad ay doon nagsiksik ang mga sebo, ang mga taba sa appendix ni Lizelle. At yun po ang naging dahilan kaya hindi